mga lihim ng mga nawawalang kayamanan ng ating mundo ay siyang kapanapanabik malaman dahil nababanggit lamang ito sa alamat ng ating kasaysayan. Ang mga barkong nilamon ng karagatan, mga nasamsam na mga ginto at mga kamangha-manghang museo ang siyang kumukukaw sa ating isipan. Ang mabagsik na alon ng ating kasaysayan ay naglaho sa ilalim ng karagatan o sadya nga pang dilihim lamang ito. Ngayon ako'y maghahatid ng kapanapanabik na kwento ukol sa mga kayamanan na hindi pa natagpuan. Halina at samahan niyo ako ating lakbayin, tuklasin at pasukin ang mundo na may nakatagong katotohanan, mababalaghan at misteryo ng ating kasaysayan. Ito ang inyong Misteryosa. Number 10, Tucker's Cross. Noong taong 1955, si Teddy Tucker ay nakadiskubre ng isang napakahalagang kayamanan na pinaniniwala ang nagmula pa ito sa lumubog na barko ng Espanya na ang San Pedro. Ito ay may 7 batong emerald na nasa 22 karat na gintong krus. Si Tucker ay isang treasure hunter at scuba diver. Sa kanyang paglalangoy sa katimugang parte ng Bermuda, namangha siya sa kanyang nakita na isang krus na nakahimlay sa buhanginan ng katubigan. Ang nasabing kayamanan ay inilagay niya sa musileo ng Bermuda Maritime Museum na kanyang pag-aari at ng kanyang asawa, at ang kintong krus na ito ay hinango niya sa kanyang pangalan. Noong taong 1975, bumisita ang reyna ng Inglaterra na si Queen Elizabeth II upang masaksihan ang kayamanang ito. Ngunit nabatid nilang pagkatapos ng 20 taon, isa na lamang itong replika. At basta hanggang ngayon, hindi pa ito matagpuan. Ang misteryosong gintong krus na napapalamutian ng kumikinang na batong emerald ay umaabot sa $250 million. Number 9, Chant Altarpiece. Ito ay obra maestra ni John Van Eyck na matatagpuan sa Cathedral of St. Bravo sa Europa. Sumusukat ito ng 11 by 15 feet at ginawa ito noong 1432. Ang paintings na ito ay ninakaw sa simbahan noong 1934. Isa sa mga misteryosong kawatan ay nag-iwan ng liham sa pwesto nito na nagsasabing taken from Germany by the Treaty of Versailles. Ito ay nagsasabi na ang obra maestra ay dinala sa Germany noong unang digmaan. Nang poong ding iyon ay may isang taong nagngangalang Arsene Goterger na siya ang kawatan ng obra maestrang nawawala. Number 8, Jewish Menorah. Isa sa mga sinaunang misteryo noong ikalawang siglo, ang pagkawala ng menorah. Ito ay nakalagay sa pangalawang templo ng Jerusalem. Pagkatapos ng pananakop ng mga Romano noong 70 AD, ang mamahaling kayamanang ito ay nilakbay pabalik ng Roma, kung saan ito ay nakatanghal sa Temple of Peace ng Forum of Verbasian. Magpasa hanggang ngayon ay hindi na ito matagpuan. May nakapagsabi na ang kayamanang ito ay sinamsam ng mga Vandals pagkatapos ng sack of Rome noong 455 AD. Number 7, The Maharaja's Patialan Necklace. Ang namumuno sa estado ng Patiala na si Maharaja Sir Bhupinder Singh ay nagpagawa ng isang kwintas na para sa kanya sa isang tanyag na tao sa Pransya. Ang kwintas ay ginawa noong 1928 sa Paris. Ang alahas na ito ay napapalamutian ng 2,930 na diamonds at mamahaling burmese rubies. Ang pinakamalaking koronang bahagi nito ay gawa sa De Beers na noong panahong iyon ay ang pinakamalaking diamond na may 234 carats. Si Bhupinder ay namatay noong 1938
at nakakabiglang ang kanyang napakamahal na kwintas ay nawala noong 1948. Walang nakakaalam sa pagkawala nito, ngunit ang ilang mga diamond ay natagpuan sa Sotheby's auction sa Geneva. Ang ibang parte nito ay natagpuan noong 1998 sa isang pamilihan ng alahas sa London. Ngunit ang natitirang diamond at batong rubis ay isa sa mga misteryosong kayamanang nawawala. Ang mga sundalo ay nahaharap sa napakalaking kayamanan sa gitna ng labanan. Hindi rin naalis ang temptasyong magnakaw. Ang kwentong ito ay nakapaloob sa number 6, The Polish Royal Casket. Ito ay nilikha noong 1800 ng prominenteng tao na si Isabella Czartoryska na naglalaman ng 73 walang katumbas na kayamanan ng kaharian ng Poland. Ito ay inilagay sa Maharlikang Museo, sa Templong Sibil at Kalaunan sa Krakow. Nang dumating ang ikalawang digmaan sa Poland, ang Royal Casket ay inilipat sa bayan ng Sieniawa sa Czartoryski Family Museum kung saan ito ay nakatago. Nakakalungkot na ang mga sundalong German Wehrmacht ay nakapasok sa museo noong 1939. Isang manggagawang German ng museo ang nakapagturo sa lokasyon ng kayamanan at sinamsam ito ng mga sundalo at pinaghati-hatian. Number 5, Amber Room. Ang pandaigdigang digmaan ay nagdulot ng misteryo na kahit ang buong silid ay nawawala na hindi nagiiwan ng anumang bakas sa pagkawala nito. Ang silid na ito ay nilikha ng German noong 1800. Ang Amber Room ay isa pang maharlikang silid. Gawa ito sa amber panel na napapalamutian ng mga ginintuang dahon. Ang silid na ito ay nilikha bilang handog ng hari ng Russia na si Friedrich Wilhelm noong 1716 sa kanyang kaalyansa na si Tsar Peter the Great. Ang silid na ito ay inilagay sa tahanan ng mga Tsar sa St. Catherine Palace na malapit sa St. Petersburg. Nang matapos ang paglusob sa bansang Russia noong ikalawang digmaan, ang grupo ng mga sundalo sa pamumuno ni William Ryder von Lieb ay inilipat ang napakamahal na kayamanang ito. Ito ay binaklas sa loob ng 36 na oras at inilipat sa Königsberg. Nakalagay ito doon hanggang 1945. Ngunit pagkatapos ng taong iyon, bigla na lang itong nawala at hindi na matagpuan. Number 4, Oak Island Mysteries Treasure. Ang Oak Island ay isang maliit na pribadong isla na matatagpuan sa baybayin ng Nova Scotia sa Canada. Ang kwento ukol dito ay ang mga kayamanang nakabaon na unang pinaghahanap noong 1799. Sa taong iyon, isang magsasaka ang nakadiskubre sa lokasyon nito sa kailaliman na kinonekta niya sa tanyag na piratang si Captain William Kidd. Si Kidd ay sinasabing naglibing ng 2 milyong pounds sa isla. Ang magsasaka at ang kanyang kasamahan ay naghukay na umaabot sa 10 talampakan ng lalim nang makaabot sila sa paghuhukay hanggang 30 talampakang lalim. Iniwan nila ito ng tuluyan. Number 3, Mussolini's Sword of Islam. Ang tanyag na si Benito Mussolini upang mapagtagumpayan ang pagmamahal at pagtanggap sa kanya ng lokal na populasyon pagkatapos malikha ang Italian-Libya noong 1934 ay gumawa ng paraan upang mapalapit dito. Itinatag ang Islam, ipinatayo ang mga moske, mga relihiyosong mga paaralan at tinawag ang kanyang sarili na protektor ng Islam. Binati siya ng pinuno ng Berbers na si Yusuf Kerish, kaya binigyan siya ng titulong protektor ng relihiyong Islam at ng isang espada, ang espada ng Islam. Ang espada ay may dekorasyong estilong Arabic na gawa sa solidong ginto. Ito ay ginawa ni Picciani Iberlacci sa Florence, Italy.
Ito ay nagkakahalaga ng 200,000 lira ng kapanahunang iyon. Pagkatapos ng seremonya, ang espada ay inilagay sa tahanan ni Mussolini, ang Rocca di Camaneta. Naroon ito noon hanggang July 25 taong 1943, nang ito ay looban ng mga komunista na samsam ang gininto ang espadang ito, hanggang ngayon ay hindi na ito matagpuan. Number 2, Flor de la Mar. Ang Flor de la Mar o Flower of the Sea ay isang barko na galing sa Portugal na lumubog sa baybayin ng Sumatra. Ito ay nagawa noong 1502 sa Lisbon at may bigat na 400 tons. Noong 1511, ang kapitan nito na si Alfonso de Albuquerque kasama ang 4 na barko ay naglayag galing Malaca papuntang Portugal. Naglalaman ito ng mga diamante, pinto, pilak at rubis upang handog sa hari ng Siam. Dahil sa malakas na bagyo, ang Flor de la Mar ay lumubog sa baybayin ng Sumatra at nahati ito na siyang dahilan ng pagkawala ng kayamanan. Number 1, Yamashita's Gold. Sa Asia, ang pinakamakapangyarihang imperyo ay ang Imperyong Hapon na nagsagawa ng mga sikretong pagsamsam sa mga kayamanan ng mga kalaban. Halos sinakop nito ang ilan sa mga bansang Asia sa pangunguna ni Emperor Hirohito at ng kanyang kapatid na si Prince Chichibu. Nagsamsam sila ng mga limpak-limpak na mga ginto, mamahaling bato at iba pang mga kayamanan upang magamit nila sa kanilang pakikipaglaban sa gera. Ang mga kayamanan ay naitago sa Pilipinas dahil sa pagharang ng bansang Estados Unidos noong panahong ikalawang digmaan. Ang pinunong general na si Tomoyuki Yamashita ay nagtago ng kayamanan sa kabundukan at underground tunnels sa isla ng Pilipinas. Sinasabi rin na ang engineers na nanguna sa paggawa ng vaults ay nalibing ng buhay dahil may tinatawag na sepiko para mapreserba ang lihim. Sinasabing ang mga kayamanan na ito ay nawawala at ang iba ay nakumpiska ng mga Amerikano nang matapos ang gera at ang ibang salapi ay ginamit nila sa islang digmaan. Magpahanggang sa ngayon, marami pa rin naghahanap sa mga nawawalang kayamanan na ito. Ngunit walang katumbas na halaga ang ating kayamanan, ang ating pamilya. Salamat mga kapatid, samahan niyo akong muli sa aking paglalakbay. Ito ang inyong Misteryosa.